kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Get aware, the Wild has a great chance of coming back and unti-unti, nirespeto lahat, kahit yung mga matitigas na ulo na kababayan natin na tingin nila hindi mauubos itong Wild na ito. Pag dumadami tayo who fights for the Wild, unti-unti, matcha-change na rin natin yung ugali nila. At ito ang napili kong proyekto. Pag tumatagal sila sa kulungan, ang tendency nila mag-strike na mag-strike doon sa mga screen. Bagong lahat, isang mission muna ang kailangan tapusin. Ito ay isang reticulated python na sinurrender sa akin ng mga residente sa isang subdivision sa Makati. At dahil malakas pa ito at walang sakit, kailangan siyang ibalik sa wild kaagad. Kaya matapos makuha ang permiso sa Protected Areas in Wildlife Bureau, padali namin kayo doon sa taas, makikita niyo yung ganda ng bundok nito. Papunta tayo doon sa Buntot Talos na tinatawag na falls. Mga volunteer natin sa Born to be Wild, parang plus na yon para sa akin. And at the same time, it's something that we can give experience to the youth, ano? Yun yung pinaka-importante na ginagawa natin. Sila yung maka-experience mag-release. Pagod, pero may energy pa naman. So, kaya pa. Ganyan talaga dito. Pag maulan, kaputek. Oh, ito libre. Libre yung spring water dito, no. Ito na, bababa na tayo. Yung kanina mahirap, ito mas mahirap. Ito yung napili nating lugar. Titingnan natin ngayon kung paano mag-react itong retic na ito. Okay. So, ito ang napili natin dahil madaling i-educate yung tao dito dahil yun nga, parati akong nandito pag gusto kong mag-trek papunta dun sa falls na yun. Pero maraming hayop ang hindi kasing swerte ng python na ito. Sa Protected Areas in Wildlife Bureau o PAWBI, dinadala ang mga hayop na dating pet o iing biktima ng illegal wildlife trade.
Noong isang taon, isang wildlife hospital ang binuksan sa Pauby para sa mga hayop na nagkakasakit sa center. At dahil palaki ng palaki at parami ng parami ang mga hayop na dinadala rito, kailangan ng volunteer sa center. Ang intention natin sa Pauby is to give them first-hand experience kung paano ba magtrabaho with the animals, paano ba magtrabaho sa isang government institution na nangangalaga sa kalikasan. Napili natin yun dahil yun yung sinabi sa atin na kailangan niya ng refurbishing or kailangan niya ng konting linis para maging masaya naman yung mga hayop doon sa loob. Masaya. Baga, iba yung feeling eh. Ayun po yung way ko ng pagtulong sa kalikasan. Yung animals naman yung natulungan namin at yung kalikasan. Alis din kasi magiging hazard pa ito in the future. Labas, labas! Alis lahat, baby! Nakagat yung isang volunteer at saka ako. So, mukhang tinirahan na siya ng mga bubuyog or wasp. Ayun yung mga sting niya, yung dalawang pulang yan. Ano? So, ito na, titimbangin natin siya. No? Sige, one more natin. Naabutan namin ang isang changeable hawk eagle na nangangailangan ng tulong. Dapat bawasan ang kanyang tuka dahil nahirapan na itong kumain. Napansin din namin ang sugat na namumuo sa kanyang paa. Iniingatan natin to kasi masyadong maugat itong lugar na ito. So, iniiwasan natin magkaroon ng excessive bleeding dito. Makikita natin dito, humiwalay na yung healthy tissue doon sa necrotic tissue. Kaya hindi siya masyadong maduho. Umpisa pa lang ito ng aking misyon sa Pauby. Medications and other things that you can use for the hospital. Okay, thank you. Full support kami dito sa Pauby Hospital. Salamat. At sa susunod na Miyerkules, mas marami pa ang tutulong. Para sa ika-apat na anniversary ng Born to be Wild, sumali ako sa isang karera para maibalik yung dating lumpian ng ating mga kagubatan. As we all know, time is running out for the environment. If we don't act now, it might be too late to save it.